Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa ating channel, Ang Alamin ang Katotohanan. Sa araw na ito, ating pupuntahan si Brother Wendell Talibong, o ang tawag ko sa kanya ay Tatay Wendell. Kasi maraming nag-PPM sa akin, gusto nilang malaman kung ano ba talaga, kung bakit, kailan nagsimula si Brad Wendell sa kaniyang online evangelization. O marami silang gusto malaman patungkol sa kaniya. Ating alamin at saka ating i-ambush interview. Eh, kasi pag maya-maya sa pagkakaalam ko, ay maghahanda siya sa kaniyang content, no? O kung ano ba ang mga atake sa mga nagsusuputang sekta patukol sa ating nanampalantaya na Simbahang Katolika. Kanya yung sasagutin. Kaya i-ambush natin kung okay ba siya na ating i-interview. Halika, samahan niyo ako, ating alamin ang katotohanan. Alamin ang katotohanan. Tatay, good morning. Bless muna ako. Para kasi, para ko po. Musta? Okay na ba? Interview kita? Okay. Nag-prepare siya sa kanyang content na maya. So ito yung office niya. Oh. Mga reference niya. Dito. Yan. May mga sacred images. A few minutes later. Tay, kailan po kayo nagsimulang mag-online evangelization? Bakit po niyo ito ginagawa? Simula ng COVID, no? Naka-lockdown. So, yun, ginamit ang pagkakataon dahil daming lockdown. Buong bansa, sa bahagi, nakapokus sila sa social media. So, napag-isipan namin ni Father David, nagkasundo kami sa sulutin yung mga tumutuligsa sa pananampalataya, Lisyon de Cristo, yung kay Soriano. Sa so, una, nakapokus si Father Darwin sa kay Soriano at ako naman nakapokus sa Iglesia de Cristo hanggang nag-join forces na kami. No? At nabuo yung punto por punto sa online. Dahil kahit sa ibang bansa, daming mga naka-lockdown. So, yung mga OFW na uhaw tungkol sa doktrina ng simbahan dahil sila'y sumusunod bago pa man nabuo ang programa namin sa Iglesia de Cristo kay Eliseo Soriano, na nalaman nila na meron na palang ganito sa Catholic side namin. So, yun. Pumasok na sila at nagtatanong, at hanggang yung mga umiwan sa pananampalataya ay nagbalikan, muling yumakap at tumanggap ng Sacrament of Reconciliation. Yung ginawa niya itong online evangelization, alam ba ito ni Archbishop Martin Humuat po? Mayroon po ba itong blessings? Dahil ito ay part ng activity sa Catholic Faith Defender. At Catholic Faith Defender ay accepted mula pa man ni Archbishop Jesus Lozado. No? At nakatala din yan even sa Action Decrees of Secretary Council of the Philippines, page 200, page 881, paragraph 222. We must really be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. So, iyan nga, yung pagkakataon na nagka-lockdown kahit sa iba't ibang bahagi ng mundo, di ibig sabihin na pati yung evangelization at pagsagot sa pananampalataya lockdown din. Ginagamit natin ang paraan sa pamamagitan ng social media. Kumusta? Mayroon bang magandang output o mayroon bang mga dati Katoliko
na iniwan ang simbahan Katolika, tapos nung nakapanood na nila, nung nanood na nila yung ninyo, ikaw at saka si Father Darwin at saka yung buong team, may bumalik ba o may iba bang mga sulpot na nagsibalikan sa Katoliko po? Oh, dami, dahil mayroon yung grabe ang pagtuligsan nila sa amin noon, nag-alit ni Lizio Soriano, pero nang palagi nang nagsubaybay at nalinawan, muling yumakap, nagsuri talaga sila sa pagtuligsa. Kung matandaan, nang bago pa kami, mayroon mga video na take down dahil inaatake nila. So, nagambala na talaga sila, no? So, may mga manggagawa na talaga, may manggagawa na yumakap pabalik sa simbahang Katoliko. At ito rin na, kung nalaman, na dami pa lang kahit mga OFW na mga nag-live-in o kasalamang ng buwis, kasalang mayor, na sa pamamagitan ng pagsunod nila, pagsubaybay, mag-inform na lang sila na nakasal na kami ng pare mula nang napakinggan namin na bawal pala yan, bawal pala magkomunyon kung nasa ganyan na estate, na live-in o kaya kasal sa o civil wedding. So, may mga isa sa mga yung ustads mismo, no, na yumakap sa simbahang Katoliko, dating pare si Dave Diaz. May mga Muslim pa, no, na yumakap, pero di natin ipakita dahil delikado ang mortad naman natin. So, ma-surprise ka na lang sa iba dahil yung mga nagtatanong, sila mismo ang mag-sabi, dating iglesia ni Cristo po ako. Oh, ngunit umanib ako sa born again. Pero nung nakita na ito at ang subaybay, sila ay Katoliko na. So, wow. Ma-surprise tayo. No? Sila mismo ang nagsasabi sa ganyan. At yun, di naman yun na ating mga work yun ng Holy Spirit. So, may mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na yumakap talaga. Mayroon pang born again na nagiging pastor-pastora na siya na nasa isang OFW, nasa barko, pero nang nagsubaybay siya sa programa, siya nagbalik at loob sa simbahan Katoliko. Wala bang death threat na dumating sa iyo na kinatakot ka na huwag mo na patuloyan, Badlinder? Meron ba? Or hindi? Tapos, kung meron, hindi ka patakot? Dami. No? Hindi lang ako, kahit si Father Darwin, daming death threat. Nakapablatter na nga si Father Darwin dahil sensitive ang death threat talaga sa kanya, pinaplanuhan siya, no? Sa akin, ang dami kong mga natanggap. Ubusin ko yung magasin sa katawan mo. Dami, no? Pero part po ito sa evangelization. Kung maalala natin, ilang bisis sinasabi ng ating Panginoon Jesus Christo, don't be afraid. Remember, martyrdom is a gift also. Bakit po tayo natakot kung bawat araw sa morning prayer, kasali natin ang prayer, yung resignation to the divine will. Ano po yun? Ba yun na prayer? Ano po yun na panalangin? Na willing kang i-accept anong ori na kamatayan na matanggap mo sa araw na ito, kasama na ang lahat na kasakitan. For the greater glory of God. So, yung nagsimula ka sa pag-online evangelization, siguro, malamang sa malamang, mayroon ka ng isang subscriber doon. Tapos ngayon, mga ilan ang subscriber ngayon? More than 61,000, no? Sa ngayon. At sa kabilang channel, mayroon more than 10,000. Dahil yung kung isang channel, piniprepare ko, kung sakali, mayroon talaga mga nagbabalak paano i-hack, paano, dahil yung channel isa ni Father Darwin, na-hack na talaga yun. Buti na lang, no? Na-save pa. Yung sa akin, malapit din nawala, kaya nag-prepare kung sakaling matamaan, merong
isang magamit pa rin, no? So at meron din tayo sa YouTube at sa Facebook na Facebook page yung pananampalataya at katuwiran na may ilang followers na yun? More than 60,000 siguro yun. Wow. Oh, so followers, inyayahan ko kayo, no? Oh, nakaka-proud naman, no? So, pero, nung nagsimula, hindi ko alam ito. Wala talaga akong kaalam-alam tungkol sa social media. Yung mga kasama ko sa DXDD, matagal na sila nagsimula. Si Manuel, nakasalukuyan, director, program director. Meron na siya mga 500 subscribers. Oh, kung matingnan mo si Father Darrell, meron siyang 300 subscribers. 1,000 or 100? No, so, 300 lamang at 500 si Manuel. Ako, isa lang na subscriber. At nagtanong pa ko, paano ba ito? O sabi ni Manuel, sige, mag-subscribe ako para madagdagan ng isa o dalawa na. Tinatawanan baka ako niya. So, di ko nagkakala na ang daling tumaas dahil sa apologetics program, dami talagang nauuhaw. No? Alam naman natin na before the Second Vatican Council, part na yung apologetics kahit yung pag-uusap namin noon ni Archbishop Isos Dizado, Emeritus Archbishop, part yan sa kanilang seminaryo umano. Pero due to the ecumenism na nangyari, para bang iniwanan na yung apologetics at yun ang paraan ng evangelization sa mga kapatid at isipa yung pananampalataya. So, mga Katoliko na kulang ang kaalaman tungkol sa pananampalataya at walang foundation sa pananampalataya, mayroong para sa kanilang vacuum na naganap sa loob. At hinahanap nila yon sa labas ng simbahan sa pamamagitan na nila ni Elisio Soriano at Iglesia ni Cristo. Kaya daming mga anak ng devoted Catholic pero natangay sa ibang pananampalataya. So kaya nga, pinatuloy namin itong online evangelization. Kaka-proud, no? Proud sa mission kasi 60,000 subscribers. Ako nga, nahirapan ako makarating ng 1,000 subscribers. Hirap ako. Ito po, yung issue tungkol po sa pabalik-balik na programa ng ISDE at saka yung INC, na kayo po ay naninigay daw ng Biblia tungkol sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Okay, yun po ang issue nila. Una, tandaan natin na ang pananampalataya ng simbahan Katoliko, hindi po tayo nakabantay sa Sula Scriptura, Bible alone. Meron tayong apostolic tradition, teaching authority, Bible, and magisterium. Yun po ang pinagbabatayan, hindi sa Bible alone. Pero, dahil itong mga nagsusulpot ng sikta na tutag lamang ng tao, Gustong letra for letra, inanap natin ang mga version na may letra for letra. Ang problema, pag may version na letra for letra, piki na para sa kanila. Argumentum contra factum non valid. Bakit? Kung piki para sa kanila ang version na may letra for letra, bakit tumanid sila sa piki na iglesia? Oh. Hindi lang yan. In-order talaga namin sa online kahit mahal yung mga Bible na letra for letra mabasa Catholic Church. Hindi ito sa Catholic, ito mga more than 6,000, no? 3 months dating at ito din. So, meron pang iba nito na mga letra for letra mabasa natin ang Catholic Church. So, sa research department ng CFD, hindi ibig sabihin na letra for letra yung ating pananampalataya, pero dahil humahanap sila, halimbawa, yung mga Muslim, saan mabasa na ang Catholic ay Christian? Oh, ito, may mabasa dito, ang Catholic ay tunay na Kristiyano. Oh, yun,
At gusto talaga nila letra for letra. Pero ang problema, pag letra for letra na, uy, piki yan, piki yan. Eh, hindi po ba kasunduan ba tayo sumabasa? Hmm. Pero kung sabi nila piki yan, eh, bakit po ba umanin kayo sa piki na iglesia? Kung ayaw nyo ng piki, bakit piki na iglesia ang inagniban ninyo? So, kaya, ang mahirap talaga sa mga ganitong uri ng mga ngaral na litra po litra, pag may mabasa, even in original Greek Bible, in which the Old Testament, the New Testament was written, in Acts chapter 9, verse 31, I mean, on Ecclesia Catholicis Judaeus, kay Galalias, kay Samarias, Eden, and Iconium, meron dyan Ecclesia Catholic. No? So, mabasa natin dyan. At ang mga nagtuligsa na piki yan, o sige, magiging piki ninyo ang Iglesia Katolika na sinabi na ito'y the only church founded by Jesus Christ kung makapagturo kayo ng isang tao na nagtatag nito na hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, dahil yung estilo nila, letra po letra, inanap talaga namin yung mga Biblia na mabasa letra po letra. Yung Trinity, sa ibang talata, hindi yan mabasa. Pero sa ibang version, mabasa yan letra po letra. Oh, so, ang problema, pag may mabasa na, yung mga pastor, sasabihin nila, sa original Greek, naku, hindi po ba gusto niyo letra po letra? Pagbigyan natin sila sa kanilang gusto, pero lilinawin ko. Ang opisyal na aral ng Simbahan Katoliko ay hindi batay sa letra po letra dahil nag-exist na ang simbahan, wala pang Biblia. Ang Bible ay produkto ng tunay na iglesia, ngunit ang mga piking iglesia, produkto sa maling interpretasyon ng Biblia. Last na ano, sino pong kasisabi nila yung kasabahan ko sa minister o sa CFB, yung ibang tagahangan ni sabi nila, gifted daw yung knowledge mo. Or ano ba yun? Gifted ba yun? Or pinag-aral mo lahat yan ang mga iyan? Ito, daming, parang gifted child. Pero, pag-aralan talaga natin ang ating pananampalataya. Yung definition ng theology, naalala ko sa nagmasteral kami ng theology noon si St. Anselm of Canterbury, definition na fides, quarens, and delictum. Faith, seeking, understanding. At sabi pa ng ibang mga santo, we should try to make progress every day so that we are better today than yesterday. Kaya, kailangan talagang madagdagan, kahit kunti man itong ating kaalaman dahil napakalawak po ang pananampalataya, ang misteryo ng pananampalataya sa Simbahang Katoliko. So, kahit gaano kaliit, pag i-share natin ito, magiging malaki ito sa wala pa. Nemo dat quod non habet, hindi po tayo makapagbigay kung wala tayo. Mag-aral talaga with prayer. Lasa po, sino bang taong swerte na nakapag-report sa iyo dati na magiging CFB ka or nag-untyok sa iyo? Mga high school pa ako, nakikinig na ako sa mga debate nila ni Brad Sof Fernandez, ni Attorney Bacalso, no? Kahit mahina yung radio namin noon, nakikinig talaga ako gabi na. So, umabot pa nga sa punto nang nagdidebate sila si Brad Attorney Bacalso at Ocampo ng Iglesia ni Cristo, umabot pa nga sa punto, sabi ko sa isipan ko, pag magiging CFD kaya ako, magiging kaharap ko, sana itong taong ito. Nagkataon din talaga, no? Na si Rizalito Ocampo ay nagiging kaharap ko sa isang public Osamis, debate, no? Dito sa Osamis noong 2002. Sa Osrocks Park. Na-attract ako sa CFD, lalo na may mga
pumunta sa bahay noon, may mga nag-evangelize again sa simbahang Katoliko. Sa isipan ko, mayroon siguro mga sagot tungkol sa mga tuligsan nito. Pag-aralan ko ito. Hanggang high school ako, nagiging Knights of the Altar. Hindi mo Knights of the Altar ka, makilala ka ng Knights of the Altar. Yung mga classmate mo, ikaw ang tatanungin tungkol sa mga pananampalataya ng simbahan. Kaya, pinag-aralan ko talaga hanggang nag-attend ako ng seminar sa Catholic Faith Defender. Oh, kasi yung sa akin, pinuntahan ako ni Tatay Wendell sa boarding house ko dati, 2006 yun eh. July 16, 2006. Kasama niya si Bro Abil Turag. Ay, salamat po! Okay, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel din eh. Robert Castro. Hingi ako ng video ito ha. Play ko sa channel ko. Sige, sige. Salamat po. Mag-subscribe po kayo. Kay Blood Data, kay Dr. Ditching. So, ito po ang paraan natin na tayo sa pamamagitan ng social media, ilapit natin ang pananampalataya sa ating mga kapatid para sila'y matuto at malaman nila kung ano ang tunay na iglesia at pag-aralan at i-share nila sa loob mismo ng pamilya. Maraming salamat. I am Catholic. I am